Sige. Yung mga picture-picture doon dati. Dati, ang top player, kilala lang sa pangalan. Lagi mong tatandaan. Wala pang picture nung panahon na yun, hindi pa kilala sa... Pag hindi mo kilala yung top player dati, sa panga, sa mukha, awit na, lugi ka na, iba-ibang pangalan na gamit. Ito, maganda tong bati nito. Kung ano? Meron kanina Lee Vogue, merong Lee Bog. Lee Bog, pangalan niya, tika Thailand. Oh? Oo, sabi niya nagtatrabaho daw siya, ho-ho-ha-ha. Okay. Ibang klase yung tawa niya, ho-ho-ha-ha. Oh, may sa demonyo yun ah. Hindi ka tatawa ng ho-ho tsaka ha-ha. Usually, ho-ho. Usually, ha-ha tsaka he-he. Magawa. Pero ito, ho-ho tsaka ha-ha. Ho-ho. Hindi, papasko na kasi. Oo. Tawa ni Santa yun eh. Yung bahati ko pala si Lee Vogue. Taga-US daw siya. Oh. Pangalan niya, Lee. L-E-E, tas Vogue. V-O-G-E. Lee Vogue. Ha? Hindi, may iPad ako nun. Si DJ sa ano siya noon. Si Jardel nung magkakasama pa kami sa Pag-ibig. Ano? Third team si Jardel. Tetris laro noon eh. Ewan ko bumalik. Alaala niyo ba 'yan mga kaibigan? Ayan, papakita namin ang alamat ng pandesal mga kaibigan. Si Joven yung DK diyan. Ito nagsimula MPGL tong liga na to ha. Papakita namin sa inyo ang mga throwback videos. Kita mo nagkastanan. DK si Joven hot pandesal. Ganyan na ganyan 'yun eh. Ganyan si OA ang kalaban niya niyan. Dreams ang laban niyan. Grabe ang laban niyan. Hindi may buhay ni hot pandesal mga kaibigan, no. Binuhay yung threads. Four seconds. Isipin mo paano naging pandesal 'yan. Oh, magic sweep by hot pandesal. Pero inista ni pandesal sa mukha. Nina. Yo, kita mo yun. At dyan na buo si Joven Hot Pandesal. Yan yung mga galawan ng MPG si noong unang panahon. Sukat na sukat, bilang Joven na bilang. Joven's Vanity. Yan ang mga old. Pasalamat kayo, may mga archive kami ng mga lumang video. Ito. Naulit. Instant replay. Wala pang instant replay noong panahon na yan. Meron kami ngayon. Ang lupit ni Joven dyan. Hindi pa siya kilala na. Ayun, nakita mo yung buhay ni Joven mga kaibigan. Astan siya, 4 seconds. 4 na segundo, dagdag insulto. Pero hindi siya pinalo ni Owe. Pa si Owe. Alam mo, yun ang naging kamatayan ni Owe doon. Pumalo siya ng Crips eh. Kung hindi niya pinalo yung Crips, mapapatay niya si Joven. Sakto rin yung dating. Dumating yung boots. Alam mo ba siya nanalo kasi dumating na yung belt niya. Di ba yung award? Ayan, dumating yung belt. Nung dumating yung belt, syempre pag champion ka sa UFC tsaka sa WWE may belt. Oh. And don't underestimate the heart of a champion. Tinawala naman. 4 seconds na naman, no? Hindi na naman siya pinalo. Ayan! Pak! Magic stick. Bote issues pa ba yan? Nagyan na 22 yung buhay. Nakayagyan na 22 yung buhay. Natok pa yan, eh. Oh, napalo sa mukha. Nahatak, 27. Pag napalo pa tayo. Ang bilis ng kamay ni Joven dyan. Na-stand sa mukha. Hindi na tuloy yung animation. Pinalo. Pinalo, binugahan. Ooh. Kita mo naman, Joven's Vanity. At yan yung mga, the most iconic play nung mga panahon ng Dota 1, kung di nyo alam. At pasok na tayo sa laban natin na to. This is Mineski versus Cryptex. Binabati namin. Pakilala muna natin maglalaro dito. Para sa Cryptex, play hard on the puck. It's Juviole. French ba yan? Basta si Ogre ka na lang. Si Jambulado. Si Mighty Savior Morphling Air ang Lion at Tyrant on the Slaughter. Para maganda pangalan, Tyrant. Tyrant. Mukhang, ano ah, pangdigmaan. Sa kabila naman, Julesilicious Papabull. Uy! Rubik? Rubik si Raging Potato? Oh my God, this is something new. Rubik mid mo eh. Ninja Boogie, let's rock. Iba to. Let's rock si Ninja Boogie. Alam mo, hindi ko gusto to. Parang iba. May aasim tong galaw. May aasim. Disrespecting. Hindi naman. Baka may bago lang silang pakulo rito. May pakulo. Sa bagay, ang pakulo, hindi mo naman masusubukan yan. Kato walang naluluto. Tandaan mo ang pakulo. Bagong pakulo mga kaibigan. Pero nagbago ng role ang mga... any role. Naging any role ang Mineski Dota mga kaibigan dito. Reggie Potato, Rubik. Sino yung Luna? Si Miracle. Si Miracle Luna. Nako, si Jambulado. Pinagpaplanuan nila masama. Pero may Paxilicious. Uy, ang ganda pumasok. Nagkakasaykuhan. Hindi, nagbe-bait dito. Pero nahuli na dito sa likuran. Si Leon Guerrero. Nabulabog ang plano ng... Nabulabogan ang plano ng Mineski dito. Nabulabog ng isang action star na nagngalang Leon Guerrero. Ang malupit doon, may gustong lutuin yung Mineski, hindi agad sumindi yung ano. Hindi agad baga yung kalan. Alam niyo kasi minsan sa Pilipinas mga kaibigan, yung mga kalan, nakakatat, di ba pag pihit mo, hindi bubukas yan. Minsan nga, tatlong pihit pa bago uminit ang kalan. Nandaan yan, old school kalan. Di kasi uso sa Pilipinas ang electric stove eh. Sabi ni you stupid. Uy! Ako naman to, eto naman si Jambulado. Binax out yung apat mga kaibigan. Dito, the most explosive box out ever.
Constitution, Regent lagot Potato. Lagot ka kay ano, kay Jawo. Lagot ka kay Jawo. Dahil sa ginawa mong yung ban ka na sa Davao, bawal ka nang umuwi. Bakit naman ganun? Bakit mo pinili? Bakit mo ginawa? Bakit hindi mo na nga dapat ginawa. Hindi mo dapat ginawa yun. Pinilit mo pa rin, pinuwersa mo pa rin ang issue. Eto si Liborg. Kuya Lon, Kuya Di, pabati naman sa katrabaho ko dito sa Thailand na hindi nagtatrabaho dahil sa Thailand para manood ng MPGN. Ah, okay. Sa katrabaho mong hindi nagtatrabaho at ikaw nagtatrabaho, pareho lang mo kayo nanonood. Pero eto, maganda to. Reggie, oy, naku, ang gabi naman to si ano. Oh, grabe what naman a player. Yung si ano. Play hard. Si nice Play Hard, play. Kaso mukhang kapalit ang kanyang buhay. Isa pa. Chicken isa pa Joy. Chicken Joy, pero nakapag-ano na, nakapag-solve na rin. Galing ni and Play Hard. Quack! Hindi ako nasisindak sa'yo, Bimbo. Hindi ako nasisindak sa'yo, Bimbo. I'm from Tapao, the home of our president. Oo. Don't you miss. Gusto mong matokang? Gusto mong masaktan? Oo, kita mo. Kita mo yan. Oo, kita mo naman. Grabe naman. Grabe naman. Tinanggal niyo ako sa miniski, ha? At ito, Gigi Luna, napatay. Naku, nagrabe. Namatay si Morphling, mga. Pero ito mukhang mamamatay pa si Leon Guerrero. Kaso yung Stone Cold Stunner, hindi pumasok. Na overcommit. Tingnan natin dito. Overcommitment. Tingnan natin. Pero makakatakas. Maganda palitan. Jitters. Go Clip Testing, Davao. Love you, announcer. Galing nyo talaga. Love you too. Love you too. Love you too, mga kaibigan. Pero ito, RR, isa siyang watermelon. Nagpaliwanag. Kuya Lo, hindi ako nagtatrabaho kasi out na me. Kung out ka, hindi ka na makapanood sa opisina. Oo, di ba? Lagot ka sa IT nyo. IT siya. Siya yung IT. Pero the best pala kayong nanonood sa atin sa Mindanao. Pero maganda. Ito talaga. Namatay na si Let's Rock dito. Nagpakamatay lang siya sa Rips. Pero eto, para mabilis ang ikot. Play hard laban kay nakakaya dito sa mate. Maganda, mga kaibigan. Minsan lang masintak si Bimbo ng isa pang upaga si Bimbo. Hindi, dating teammate ni Bimbo yan eh. Si EJ eh. Hindi sila ma. Ex na si Bimbo nun dati, bes. Hindi sila nagpangabot. Di ba sila nagpangabot sa team? Si Owa. Owa ni Shoes Papabol ang Baga, nung panahong wala si Bimbo sa team, si DJ yung, ay si ano. Si Playhard ang kanilang naging nanalasa. Tama. At ito. Naku po. Tyrant, mga kaibigan, nahabol ni RR. That's my boy. Watermelon laban kay Slardar, mga kaibigan. Pareha sila ng lahi pero kailangan maglaban sa Darigo. Napakagandang pangalan, Ingeniero 28. Sino? Pabati dito sa Saudi. Ingeniero 28. Maraming ginto dyan. Wala pa hulaan ko, isa kang engineer. Patay. Pamatay sa neutral. Leon Guerrero. Uso ngayon yan ah. Mga suicide ngayon. suicide players at stand-in mighty savior. Ito ang tunay na mighty savior, mga kaibigan, si Bensoy. Si Bensoy ng Cagayan de Oro at mga Mindanao boys ang napalaban dito. Si Bensoy dating organisto, si Mighty Savior. Pero Kuya D, ang taas na network ni Bimbo. Ah, kasi nakapatay siya. Nakakuha siya ng first blood eh. Tapos umuwi pa dito si EJ. Pero bumalik na si EJ dito. Patay si Bimbo! Napanood ko na to, wala kang pace. Pero nabuhay si Bimbo, sukat na sukat. Parang ni ruler ang buhay niya, mga kaibigan. Hindi pwede yan, besi. Kahit sabihin na natin may saltik si Bimbo, mahirap rin talaga maisahan si Bimbo eh. Bihirang-bihira mo siya, may bawi yan. Magagalit siya. Bihirang-bihira mo maisahan ng patatas, mga kaibigan. Tama. Lalo na sa early. Maisahan mo siya pag yung mga, clutch game. Na. Clutch. Yung mga, pag namatay siya, talo na yung minis. Ganun mo siya maisahan. Pero maganda ang, dito may commotion dito sa bottom lane. Tingnan natin. Si Ogre, eto na. Si Jambulado, mga kaibigan. Si Binubulas French niya. What a wave. Pero ang ganda ng impel. At ito na ang pagbangon. Pagbangon ng Cryptex, mga kaibigan. Bukat ni Jambulado. Ito pa, besi. Abulin na yan. May magic stick charges pag inabutan to. Tapos yan. Si Leon Guerrero. May mind pain lang yun. Hindi naman tumama eh. Nagtumama? Hindi. Tumama ba? Tumama. Nastan nga. Ah, napakahusay. Ganda. Sabay napakahusay. Nagkamali ka ta eh. Bawo lang. Nagkakamali din kami nila. Ganda ng ikot dito. Pero hindi madalas. Ito ako iti ah. Sa Sabayan Bigkas feel ko mas malakas yung Cryptex. Malakas yung Cryptex. Hindi baka sumasama si Pac. Alam mo si Pac yung early at saka late game control niyan. Once na maganda nagsimulang rotation para sa Pac, makuha niya yung mga blink in dagger niya. Up against a Rubik, a Leshrac, a Shadow Demon, and a Luna. Napaka-effective ng Pac. Burst kung burst yan. Pero syempre, huwag nating i-discount ang kapangyarihan ng isang Pac 1, ang Ravage. Mamaya, isa sa mga pinakakinatatakot ang sandata.
sandata sa Dota, Dota pero nagpakamatay na naman siya mga kaibigan. Napaka nagkakalat siya dito. Etong si Leon, nahusay ang ganyang galawan. Hindi maitulak kabigin ang datingan niya rito. Lagi lang siya nagpapakamatay. Kumbaga, sanay na siya magharakiri. No, hapon yata 'yan. Oo nga, may halong hapon. Oo. Alam mo si sa Japan, honor lang pinahalagahan nila. Pag may nangyari masama sa kanila ron or di ka nais-nais, di resign, suicide agad. Ganun, pero masama 'yan. Sa Pilipinas, shout out naman kina Bart at Rudy Cuyelon. Bart tsaka Rudy. Bart, ano yung Bart? Bart Burger? Hindi, no, di pa uso BC tawag natin sa kanila Bart. Oo, mga Bart, Rudy. Si Rudy, Mang Rudy. Hindi, dati si Bobby D pa nga eh. Nung Dota 1 si Bobby D pa yung mga 'yan. At ito, nagkakayo dito na naman. May precursor na naman. Ay, meron apat. Nandito si, uy. Uy, watch din. Hulahin mo, nag-watch si Bimbo. Uy, Rubik kasi iba yan, iba yan. Iba yan, besi. First time natin nakita nag-watch si Bimbo. Pero ito, mararakin nila. Uy, naku. Uy, may hinihugot ang kapangyarihan. Ginawa yung waveform. Hindi. Ay, hindi. Naku, agility gain. Uy, sulit yan. Sulit yan, kaso hindi mo na may babalik yung statistics mo. Okay lang, hindi pa kunat ka na naman. Hindi mo naman kailangan ng AJ pag Rubik. Hindi pa, wala na talaga normal na magaganap. Pero not makuha, wala ka namang attack speed. Pag angat ng kiligili mo, nakauwi na sa base. Mga boss, sino si Jumbo Bulato? Uy, grabe yun, nahuli na naman ng Minenki Dota dito mga kaibigan. Hindi natin nakita, pero magkabilaan yun at isang tao lang ako. Hindi ko nakita, masyado ako natuwa sa naanakaw ni Bimbong skill dito. Maganda pinapakita ng Cryptex dito. Magaling tong Cryptex kung pipili mo dahil kung nasa kanila si Binso, yung carry ng South at si... Hindi papadarag yan. Hindi papadarag yan. Alam mo mga bataan ni Jesse Bash, ni Jesse itong mga to eh. Mga tiga Davao. Jumbo Bulado pinalubogers. Jumbo Bulado. Paglaban na naman sa tatlo dito. Pero makunat talaga si Jumbo Bulado. Makunat si Jumbo Bulado. Si sabi niya, hindi man lang nangalahati ang buhay ko sa tatlo. Pero nasasaktan siya. Pero nasasaktan siya. Nasaktan siya. Inapat na. Na Magic Plex. Apat dapat. Oo. Ito si Vira kay Lahabol dito si Leon Guerrero. Ay, may Ops! May Ops dyan, Bessie! Pero pumasok sa loob. Pero hindi nila nakita. Joel Torre, pumasok sa loob. Ito na ang pagbangon coin. Ng api. Oop, san ang coin? Easy breezy. Ay, 3-man coin lang naman. 3-man coin lang naman. Pero counter 2-man impel dito. Mighty Savior. Mighty Savior. Oh my G. Oh my talaga. Oh my ka talaga. At ako, nandito siya. Ang ganda na kanyang asagupa. Pero may lucid beam dito si Luna. That is a double kill for Playhard. Nag-ahabol pa sila rito. They want more. They will take down 4. Ubus yata. Triple kill. Yata, ubus talaga si RR, that's my boy, nagpe-Facebook, walang tipi. What a play coming in. Ang ganda ng diskarte ng Cryptex, basic sabi ko sa'yo, na basic. Pag nakaikot ng maganda yung pack, nahuli sila, kagaya yung nakita natin. Again, you have to give credit for Cryptex, and of course, kung sino ba yung coach na Mineski, may obs ka nga doon, nilusob nyo na naman, talaga mamamatay ka dyan, bestie. Oo, wala talaga magagawa, nangyari na yung dapat mangyari. And the perfect timing for that reaction nung, TP. Nung napitas nila si Jumbo Bulado, hindi pa sila nag-back. Gusto pa nila na marami. Oo, umasim pa sila dito ng sobrang asim. Alam mo naman ang dugong Mineski. Typical Mineski. Pag nakanti yung isa, laban eh. Pag nakakita ng duguan, once they see blood, para silang mga blood seeker, kahit di naman blood seeker. Ito, patay ito, pre, patay ito eh. Rock na ito. Ayun, ang malupit pa doon, hindi pa sila natuwa na napitas sila eto, si Jumbo Bulado. At ito, nabulas na si Bimbo na tunay dito sa mid lane. Wala na siyang magagawa rito. Pero ito na! Nakakoyin siya sa mukha! Naku po! Patay na naman ang patatas! Nagpe-paceship pa! Wala namang pantakas! Ibang level si Bimbo pero rito! Pero counter initiate! Uy! Patay! Pero hindi! Nagpe-paceship! Uy! Grabe naman si Bimbo! The place is real mga kaibigan! Nakakuha pa ng fire blast! Ang daming nanakaw ni Bimbo rito! Patay naman si Jumbo Bulato! What a play! Grabe naman si Bimbo mga kaibigan! Hindi mo talaga makaisa si Bimbo. Hindi ko alam. Alam mo si Jumbo Bulato, wala namang katalinuhan sa katawan niya. Malaki lang katawan niya. Pero the place are real mga kaibigan! Ginank ng tatlo! Nakapatay ng isa! Nakapatay ng isa, dalawa pa yung sugatan! Si Jumbo Bulado pa pinatumba niya. Ang laking tao ni Jumbo Bulado, Kuya D. Grabe. Grabe naman. Actually, double kill yun kasi dalawa yung ulo ng ogre. Apat yung gumank eh. Apat yung nandun. Malupit pa sa malupit. Ang nangyari sa Pinas? Una, nanakaw niya yung pay ship. Saka pa siya ni Jumbo Bulado. Which allow him to survive. Nag-pay ship siya. Sabay nung naka-pay ship na siya, kinuha niya yung stun niya sa mukha. Binuwat na. Sabay, in-ex-kaboom niya. Ex-kaboom. Pasay. Besi. Bestie, medyo pantay si... Kami naman. Bag! Uy! Nung Eclipse. Nagalit na si Miracle. Walang kawala to, bes. Walang kawala to. Isa lang to eh.
lumalabas na yung, alam mo, sa totoo lang, lumalabas na yung pagkaasim ni Miracle. Hindi naman siya ganyan dati. Eh, ikaw ba naman matulog sa bootcamp ng Mineski? Nang ilang buwan ka na ron eh. Hindi ka nahawa kay Bimbo sa sakit ng kaasiman, ewan ko lang. Alam mo, okay na yung kangke. Pero kung ano yun, kung international yun, hindi mag-e-eclipse yun, bestie. Hindi, gagamitin niya na yun. Hindi niya pala gagamit. Nagko-cool down yun. Pinoy na talaga eh. Pinoy na nga pare. Kasi alam niya, makamaki-es ni Ninja Boogie o kaya ni Jules. Kaya kailangan bombahin niya. Hindi ko alam. Bombahin niya. Binomba niya eh. Galit eh. Diba? Galit na galit eh. Galit na galit. Huwag niyo daw galitin ang patatas, mga kaibigan. Grabe yun. Heist. Eto, eto, nagsisimula ng umalago ang Mineski. Alam mo kung namatay si Bimbo doon, medyo magkakaroon masisira ng tamang Mineski. Masisira yung maganda yung momentum. Pero since nabuhay si Bimbo, napawaw lahat. Napakamot lahat ng ulo, napailing lahat. At syempre, naging inspiring yung galaw niya na yun. At doon, nakabawi ang Mineski sa moral. Oh, kita mo? Nangunguhad ng gamit. Meron siya naman ngayon ng merong illusory dito. Malikot pala talaga to si Bimbo mag-Rubik. Parang bagay yata kay Bimbo itong Rubik. Siyempre, dati, kung dati, nabibili ngayon, nabibili tayo sa invoker na bed, sa mga nakalimutan na yata natin yung tunay na invoker dati. Yung pinangalanan natin ng Bimboker. Hindi na natin napapanood, di ba? Oo. Wala eh. Ang peri. Ang pinakama... Pero tignan natin. Tignan natin dito ah. Play hard laban kay Jay. Parehas halos sila ng level dito. Sa bayan bigkas to. Sa bayan bigkas. Maganda pinapakita nila dito. Play hard is 4-1 at the moment. Si John Bulado. Jay is 3-1. So si halos John Bulado nasa likod, nasa ilalim niyang ni Play Hard. O gustong bumawi. Gustong bumawi. Gustong bumawi kay Bimbo. Ito si Bimbo. Teka, medyo napahiya ako. Semi-pahiya. Semi-pahiya tayo dito. French pa naman pangalan ko. Si Jubiola Grid. Full name eh, no bestie? May second name pa ka mo. Juviola Grace. Usually, pangalan ng kaangasan o isang bagay o isang alam prutas mo, ang mo, pangalan sa Dota. Pero di, kami, yung mga pangalan namin dito sa... Kami, mga galaro rin. Pag nakakita nyo kami sa Dota 2, pangalan pa lang, panalo na. Yung director namin, ang pangalan niya, Nanlaban. Ikaw, the most toxic ako, ever. The most toxic ever. Ako, Londa Great. Pangalan pa lang, Intimidation times 3 na eh, no? Yung ko lahat ko, Londa Green, mukhang malakas yata ito. Sinanlaban. And Mineski, they will take down an objective. They will be able to take down a tier 1 tower in the bottom lane. So in terms of tower, pero palitan. In terms of tower take, 2-1 favoring Mineski dahil nakuha na rin nila yung tier 1. Maganda yung ginawa ng Cryptex dito. Hindi na nila pinawer sa issue. Nag-mid na lang. Naghulos dili na sila. Pero ngayon, tingin ko kailangan na nilang umaction dito. Alam mo, simply because... UMC ng dagger yung ano. Sa mga nasa hospital ka, UMC hospital, salamat. UFC hospital? UMC. Akala ko UFC. Oy kuya bestie, kung nurse ka man, makinig ka sa doktor mo mamaya, hindi mo ma-revive yung pasyente mo diyan. Oy. Dahil nanonood ka ng Dota at makakasuhan pa tayo, di ba? Oo, nanonood. Meron nga kami dati, walang steer nung nasa Mindanao yung may gulo sa ano ba yun? Sa Sulu ba yun? Sundaldo nanonood sa atin. Sabi namin, ingat kayo, walang revive sa ano. Walang buyback sa pag nabomba kayo dyan. Kaya... Uy, pero ito, pumasok na dito si Rubik. Oh. Hako na naman siya ng Illusory Orb. Dagger na ang item ni Jay dito. Anong bubuhay niya? Pero mukhang opting to go for a trade lang dito, mga kaibigan. Here comes the wave. Double ako, TP coming in. Ravage. Here comes the Tidehunter. May Ravage siya rito. Pero and wala. This will sinasay immediately... Sinasay ko niya lang. From a back from Cryptex. Pero Cryptex, mukhang mananay ko lang sila dito. They have the dagger on the slug. Formation B. Eagle one. Sama-sama tayo dito. Here nakita comes slug. Nakita sila nung krepas. Uy, ewan ko. Anong ginawa na sa baba, sa baba, sa baba. May invis siya rito eh. Pinalubogers dito si Playhard. Uy, pero naku, ang ganda ni Playhard doon. Ang galing ni Playhard dito. Psycho Melendez, sinasayko lang kayo ni Playhard nice dito. Play coming in by at Cryptex. Eto na. Oh, tinamaan na naman ang Eclipse. Sumalubong. Para siyang rumaragas ang truck na bumangga sa ding-ding na ba to? Masakit. Naka-sprint pa siya ng bestie. Alam mo, Sailor Moon yan. Huwag mo kakakalabanin ang buwan. Ano ba yung nangyaring phenomenon? Yung malaking buwan? Ano yun? Ultimate Moon ba yun? Super Moon! Super Moon? Kakagaling natin sa Super Moon. Lumalaban ka sa buwan. Huwag kang lalaban sa Luna Moon. Sa Lucent Moon. Sa Lucent Beam. Nako, best. 7-11 ang ating score, mga kaibigan. Hindi po 24-7 ang laban natin, pero 7-11 is the score. Tingnan natin. Mineski, continuing their play dito. Pumasok na naman dito sa Reggie Potato. Ito, mga nanonood na NOC engineer sa Com Clark ISP. Hello sa inyo lahat dyan. Grabe, grabe naman, Mineski. Taking down objectives at they will be able to take down yung fourth tower. Napansin mo ba na hindi lumalaban yung Cryptex sa Tide? Hindi pa, hindi pa oras. Alam mo, mahirap lumaban sa Ravage.
Pwedeng mawasak ang EDSA. Pero dahil may Morphling sila rito. It's Morphling time. It's Morphling time. At malapit na ang show. Pero, malapit na show ng Power Rangers. Pero alam nyo, nagtatanong kayo, paano namin naisip yung mga ganyang banatan? Wala, it comes from kailangan the mataba lang ang ano. Utak, taba utak. Kailangan mo lang mong mataba. You have to be a wide reader. Oo. Ayan na. Ito na. Naka-invis na siya mga kaibigan, The Invisible Man. Tignan natin dito. Pero nawala eh. At Mineski, alam nilang nag-smoke pero nasa maling area sila. They're trying to break pero down the smoke. Pero may stalker creeper nags- sila dito. Bibigyan sila dito, nila kay Luna to. No? Tignan natin dito. Naghahanap sila ng makakalaban. Wala. Hindi. Mabibreak yung smoke. Palitang smoke. Smoke to smoke, pwede. Pero ito, Pak. Sabi nga ni PDD, smoke weed every day. Smoke weed. At, Kuya D, pabati mga Dota Boys dito sa Cutter Atier. Ano yun? Hindi ko alam. Everyday 24K, sabi ni Seth. Kung ano yun? Hindi ko na alam kung ano mga sinasabi ng mga nagpapabati dito. Pero binabati namin kayo. Ano nga kwede dito? Item check tayo. Slardar has a dagger. Silipin natin yung graph muna. Ayan. Lamang ang Mineski, lamang din Mineski. Medyo madikit. Pero hindi pa, hindi to. Naka-fail dito, hindi siya nag-dagger, no? Hindi pa siya nag-dagger, nag-bail muna siya. Uy, ako. Pero naunahan siya rito. Patay. Uy, ang ganda naman doon. And the haste rune, tignan natin kung makakataka siya. Jay, susubukan siya mabuli dito. Demonic virtue, masakit yun. Uy, tignan natin kung mabubuhay, here comes. Wala mo kang mamamatay sa kamay ng dilong ng mundo. Ang masyadong maasim, masyadong siyang lumandi. Ang malanding peri lumandi sa gitna ng apat at lima. Nakahintay ang kabisote. Oo. Hindi ko nga gusto yung bail agad eh. Dapat dagger mo na yan kasi hindi ka makakasurvive sa ganyang fire. Hindi, pang ano yan, pang defense kasi para ma-amplify yung damage, you know. The damage, you need to be amplified. Wasok. Ang bilis lang mag-push na Mineski. Ang bilis talaga eh. May diabolic edict sila rito na level 4 lang naman. At pag umangat sila rito, naku, walang depensa. Walang depensa Marino. Binato na nga po eh. Sinigaan mga kaibigan. Tignan natin at maagang gusto tapusin na Mineski game number 1 dito. Oh my God. Ang ganda ng depensa. Nasa ay ko dito yung nasa ang kasaiguan. Walang depensa. At hindi nila malabanan yung Mineski kasi may stun pero pumasok si na rito. Pero naku, nakanakaw ng stun. Ang ganda ng silent dito. Hindi pa nakakapag-ravage pero nice lucid beam. Hindi tumama. Ravage tumama pero nagkabalugbugan dito. Tignan natin kung ano mangyayari. Double buyback coming in. Tumag-impale. Napakagandang impale. Waving coming in. It's Morphling time. Smoke time. Smoke of deceit. Aray ko, Messi. Naku, may nag-smoke. Hindi ko kilala kung sino patang smoke sa ganda ng lima. Kakaiba. Hinahabol nila si Mirakel. Inalay ang buhay. Naging tunay na pogi mga kaibigan. At nagkaubusan na ng lahi rito. Patay ang pack. Patay ang ogre. Patay na mga kaibigan si Morphling. Si Morphling time. Naku, nahuli si Morphling time. Leon Guerrero hindi pinabansin. Wala kasing damage eh. Pagbigay na ng finger, parang ano na lang siya eh. Wabi, walang bilang. Chua balls lang siya. Parang na siyang chua balls dito. Tignan natin. Masama doon, nabuhay pa yung ano yung Luna. All in sila sa Luna eh, nabuhay pa. Oo, nabuhay. Lungkot. Napakalungkot ang buhay. Pero tignan natin kung papasok sila. Nabasag ang 3-man stun. Ato. Tignan natin dito. Impaled. Naku po. Si nahuli si Morphling. Lion na ito. Subukan natin. Nantori mabubuhay. Pinalubog sa mukha dito. At makukuha ang Barracks. Morphling masyadong maliit ang buhay. Bakit siya umampas dun? And he will go down. At ito, nagkakabalong bugan. Nambubulado mukha barang kay Ninja Boogie. Grabe naman yun. Ninja Boogie goes down. Nice play ito, kami. Pero stun kami ng Jay. Raging Potato na killing spree. There's another stun. Nagkakabulan dito mga kaibigan. Raging Potato. Gusto niya patayin yan. Magkakadagger dito. Pinalubog sa mukha. Tingnan natin. And there's the blink out coming in from the slider. Nice play coming in by Slider. Ganda. The play has been real. Damage for damage dito mga kaibigan. Here comes the stast. Play hard coming in. Pero delikado siya. Ito na si Leonie. Leon Guerrero mahanap ng angulo. Hindi niya makuha ang protractor na impel niya rito. Hindi na. Nice play by Playhard. Pinaglaruan. Oh, pero tapos si Jay. Oh, grabe. Nagkakasayguan. Panoorin natin. Raging Potato. Hinahabol si Raging Potato. Tingnan natin kung aabutan siya. Dagger on one. And Jay will be able to dagger on. Pero Slaughter is there. Raging Potato. Silence. Ako po, hindi siya makakawala. Last play by Cryptex. That's what you call magnificent play coming in by the damage has been done. Awit. Maganda sana mga bars, kaso lang natalo pa rin kaso, sa round na yun. Sa round 1, talo talaga yung Cryptex. Sabi nga ni Nima, bibigyan ko sana yung boto ko sa Cryptex, kaso pare, medyo... Maganda yung mga rebuttal ng Mineski, although technical yung Cryptex. Nauna kasi sa banatan eh. Boto ko, goes to Cryptex round 1. Ayan, balik tayo dito sa laban. Kung pagandahan, kung showtime to, kumbaga, lamang ang Cryptex, pero problema...
basag ang mid. Oh, yun naman yung kwento dun. Naaliw lang tayo. Na-real talk sila sa mid eh. Oo. Maganda sana yung mga bars ng ano eh. Maganda sana yung mga bars. Cryptic. Ng cryptic. Kaso na-real talk sila sa mid. Basag eh. Ay, nako. Nice. Alam mo, maganda sana yung ginawa nung pack, pero nagpapitas rin siya nun. Oo, napitas din siya na parang pro. Kung ano yung kinaganda nung pwesto ni Pac, yun yung kinapangit nung pagkapitas sa kanya. Kaya nakapush yung Mineski. So, well, it is what it is. It is what it is. Nangyari na ang dapat mangyari. Pero tingnan natin kung makakabalik ang Cryptex dito sa mga susunod na yugto ng laban natin. Pa, no? Wala pa rin dagger yung Pac, no? So, hindi pa rin siya ganun ka-effective. Kaya nga, hindi ko gusto yung ano eh. At ito, Mineski going for the next level objective, which is the Roshan. Hindi ko gusto yung Veil first item eh. Well, of course, that's my opinion. Pero nangyari na eh. Nangyari na nga. Pero ito, mukhang next uncontested. Uncontested Roshan para dito sa... Tsaka si, ano, si Morphling Time. Ano na item ni Morph? Si Morphling Time? ay! Barrel, shotgun. Shotgun ang gusto. Sa bayang bigas, pwede. Ayaw mag-linkin. Shotgun, parang meron shotgun, siyang... Shotgun, may gustong potonayan. Patay kung patay, baril kung baril. Ay, gustong... Talagang... yung raka ng pagkatao dito. Ano to, talagang taga-Davao itong mga fighter. Wala nang defensive item. Pinisisabi niyo dyan, no, Lincoln, laban to. No, abante, kung abante. Meron na akong Dragon Lance eh. Mm. Ay, ito, gagawa ng paraan. Tingnan natin, wala naman siya buyback dito. At ito, Morphling being Morphling, andito rin Slardar. They will take down this tier. Two tower in the top lane. Mineski is on the bottom lane. They will try to battle or to push or pressure that bottom lane. Buying sometime itong ano rito. Cryptex, they want to push. And ito na sila. Ito na, ang pagsubok. Round 2! Fight! Fight! Simula na. Element of surprise nandito sa side na... 3 minuto para sa Mineski. Naku po! Aray ko po, ang ganda! Rapid Eclipse! Oh my God! Unang bars pa lang mga kaibigan. Maganda perso. Meron ba na? Counter versus counter. Counter versus counter. Counter versus counter. Kaso naipit yung Morphling. Pero hindi, pinalubog. Maganda. Rubik, nabuhay pa, Kuya D. Nabuhay pa talaga at nakabawas pa sila rito. Si Mira kay labang nangyayari ang lahat. Tore-tore lang, di kasama katawan. Ayan. At naku po, disruption pa. Pag disruption si Miracle, Insta, Insta GB. Look at that mga kaibigan ng mga shuriken ni Naruto. Oh my God, wasak. At tingnan natin. Huwag ka ba back Mineski, asin pa. Ay, Di Mineski to. Pinagalitan ng coach. Medyo nagkaroon ng disiplina kung kailan nagka-80s. Hindi maganda. Maganda sana. Maganda na yung intro nila eh. Maganda na yung cryptics, kaso lang... Kumbaga, round pa lang nila, biglang pumasok si ano, na, si RR. Nag-choke agad yung Cryptex. Agad eh. Di na nakaribat, bes. Ano naman nangyari doon? Blink in Ravage, coming in, Eclipse in, wasak ang Dota fight, mga kaibigan. Dota fight, pamor. Sakit. Grabe. Hindi mini-skin ba rin, nagbaki. Alam ko pag Mineski naglaro, pagkaubos doon, dito ka agad diretso. Rekta sa fountain. Oh, rekta sa fountain. Laban throw yan. Konti, tapos laban tapos, ulit mamaya. Lalamang, tapos matatalo. Oh, lalamang muna yung... Diba, kunyari, lamamang sa lane. Mm. Oh, asim silang lima dito, mamamatay si Bimbo, maupipitas yung dalawa nila. Medyo makakabawi ng pera yung Cryptex. Mga nagpa-practice to kung sakasakali makakalaban uli nila X-Ray. Malayo ako ng ganitong Mineski. Gusto ko yung Mineski na sabuk. Lamang pero natatalo. Pak! Oh. Ito na si Bimbo. Okay, nasilence sa mukha. Na-impel na. Wala kawala. Yan yung mga gusto ko. Yung mga mapipitas si Bimbo, mapipitas si Boogie, wala silang kawala. Yan. Mga ganyan. Is it too late? Yeah, is it too late to say sorry? Sabi nga nila. Pero ito, susubukan naman nilang umupensa dito. Pero dalawang linya ang open. At yan lang ang problema. Mukhang golf course ang base nila mga kaibigan. Ayan, wala nang mga nakaharang, mga nakahambalang pang mga obstruction dyan. Mayang huling hole na lang yung hinihintay ng Mineski. Actually, iba rin talaga yung puwersa nitong Cryptex. Di rin sila, ano, di rin sila passive. Babakbak. Kasi sa good thing, kailangan nila lumaban kasi... Tagilid sila kung ano. Pero nandiyan si Bay Ravage, kailangan nila pag-ingatan. Kailangan nila pag-ingatan, pero uy, maganda. Uy, wawasagan siya, may comeback. Uy. Wala ko si Miracle. Uy. Nako, disipulo ng buwan. Malambot siya. Discord, ha? Nabail of Discord, pwede shotgun. Pero tama na, sabi ng pwede shotgunin sa liig yan. At ito, nagtakbuhan sila, nagpulasan. Medyo okay, nakakuha ng team. Para mga rebelde, tago-tago muna. Pwede. Guerrilla tactics muna. Tis-pogi. Di tayo pwede magmalakas, eh. Basag dalaw, eh. At yan,
At nako, tingnan natin. Kaya nila ba? Kaya ba nila to? Kung kailangan pa mag-item ni Morphling dito bago maging... Kailangan nilang buuin ang sikretong alamat, mahalamat na item. Si Scottie Pippen talaga yun. Oh. Ang tropa ni Jordan. Ang tropa ni Jordan na hindi tatatalo. Hindi tatatalo na championship. Gano'ng karaming championship si Jordan? Gano'ng karaming si Scottie Pippen? Si Scottie Pippen. Kailangan ni Scottie Pippen. Kailangan talaga si Scottie Pippen. Wala ka sa Lincoln pag nauli siya ng Ravage. Ravage Eclipse, awit na yun eh. Ay, Dagger, busy. Naku, hindi ko gusto yan. Hindi ko gusto to. 940 buhay mo, hindi ka pa umabot sa 4 digits na buhay. Tas Dagger. Medyo... Ano, Dagger to death? Hindi, medyo ano to. High risk, high reward. Sa ganitong pagkakataon, usually, low ball ka lang muna, kuya di. Pero, no? I play the big blind. So. Yeah. I heard. You heard? Yeah, heard. Walang dagdag ng stat. Walang dagdag ng ano, pero wala dagger pa rin. Laban eh. Laban na eh. Nakuwersa na tayo. Ayan, tingnan mo. Oh, oh ito. 4-man lang naman. 4-man silence. 2-man coil. Pasok si Snarder sa finger. Kita. Uy, grabe naman yun eh. Inailagan yung finger, bro. Nang Manta. Damn, Manta son. Out. Grabe. Damn, son. Manta si Miracle, Manta out. Hindi Mamba out, Manta out. Nasaan na yung may dagger? Nasaan na yung may dagger? Patay yung may dagger. Ay, may nililinkin kasi siya ng tropa niya. Namatay yung may dagger. Hindi natin nakita. Paano namatay yun? Para chowa po. Bakit? Kuya, di paano namatay yun? Hindi ko nakita, sorry. Nag-blinkin nga siya sa kamatayan. Ha? Oh, di pa nagra-ravage. Di pa nagra-ravage. Oh, alo. Oh my God, what is happening? Yun, meron naman palang ganun. What happened to Cryptex, my friend? The Cryptex has been deciphered. And they are now open. At nako, oh! Grabe, wala. Di ko alam paano namatay yung ano, Morphling. Grabe, umi-impel siya, no? Opa, ito, anong makukuha nito? Uy, may amplify. Awit, bes? Awit? Awit. Maganda sana yung palitan, pero all three ranks, bibigay ko sa Miniski dito. Alam mo, dalawa yung lane na basag. Morphling ka, stat base. Saan? Eh, ang binili mong item dagger, parang nge. Hashtag. Dagger? Hashtag payaso. 20 beses silang nagamit yung dagger, papunta pa sa kama tayo. Pag dagger in niya, patay siya. Patay siya. Ang lupit. Sabi nga natin, it's now or never. You have to go eh. Big blind siya eh. Bumon Jovi siya. It's my life. It's now or never. Hindi ka naman mag-all-in kapag wala kang stock. Eh, kung baga yung dagger, kung baga pare, yung dagger, kinuha niya para isaksak sa sarili niya. Awit. Sinaksak niya. Sinaksak siya eh. Bumlingin siya eh. Tapos sinaksak niya yung dagger sa harap. Pasintabi na sa mga taga Davao niya, pero it's not a good item choice. Yeah, no. You know. Ethereal, bababa yung awit.